Si Vladimir ang isa sa mga pinakabagong champion ng League of Legends Wild Rift. At mula sa mga request ninyo, ito ang kwento ni Vladimir. Simulan na natin. Isang master ng ancient tsaka forbidden sorcery, si Vladimir ang isa sa mga pinaka-enigmatic no, na figure ng Noxus. Nag-e-exist na siya bago pa man nabuo ang Noxus. At malaki ang naging impluensya niya simula sa foundation nito. Pero halos walang natatandaan si Vladimir dito kasi yung utak niya, no, yung kanyang brain is actually of mortal. At kahit meron siyang paraan para i-extend yung buhay niya, hindi niya to natatandaan sa kanyang mga memorya but rather sa kanyang mga nagawa. Ang kasaysayan no, ng Runeterra ay nawalan na ng track kay Vladimir. Although maraming bahagi ng kasaysayan na to ay may mga kwento at figure na pinagdududahang si Vladimir yon. Isa dito ay ang kwento na si Vladimir ay isang prinsipe no, ng dating kingdom which is actually of the Kingdom of Gamavor na sinubukang sakupin ng isang hindi kilalang Darkin during the Great Darkin War. And dahil at stake no, yung korona ng kanyang tatay, tapos marami naman siyang kapatid eh, at maraming pamalit para kay Vladimir, ibinigay si Vladimir bilang hostage ng Darkin na to kapalit sa safety ng kanilang kingdom. So yeah, langanin na childhood kaagad kay Vladimir. And bakit no, bakit ito trip din gawin at tinanggap nung Darkin? Well, given that you know, makapangyarihan yung mga Darkin and borderline god level sila, para sa kanila ang mga mortal ay kung hindi alipin eh laro lamang. Take note na sa mga hindi pa rin kilala ang Darkin, they're basically ascended beings na natuto baguhin no, ang kanilang katawan by using blood magic. And actually, bahagi ng ganitong klaseng kapangyarihan is the strength no, or power over life itself. Kaya nilang pahabain yung buhay nila. And si Vladimir, no, naniniwala siya na mas worthy siya. May pagka-vain si Vladimir kumpara doon sa iba pang mga vassals nung Darkin na yon. So, because of this belief na deserving siya nung power na yon, at ang paningin din naman ng Darkin ay parang para sa kanya yung mga tao or alipin niya ay laruan lamang, hinayaan niya si Vladimir na matuto ng blood magic. And pinakita naman din ni Vladimir no, yung kanyang devotion doon sa blood magic. At na-impress yung Darkin sa kanya. To the point na nagkaroon si Vladimir ng position doon sa warhouse or sandatahan nung Darkin na yon, yung right to practice hemomancy or blood magic nga. At kahit yung pagpapatupad nung mga gusto gawin ng Darkin na yon on lesser beings. And over time, natuwa yung Darkin na yon nung nakita niya si Vladimir, no, na pinamumunuan yung subjects niya with very little mercy, kaparehas kung paano ito gagawin ng isang Darkin. Ngayon, alam naman natin na nagtapos no, yung Darkin War sa pagdating ni Zoe nung itinuro niya paano isil yung mga Darkin kasi napaka-problematic nga ng mga Darkin eh. And maraming speculation kung anong nangyari kay Vladimir. Maraming naniniwala na namatay si Vladimir sa kamay rin mismo no, nung Darkin na yon or nung warhouse niya. Habang yung iba naman na nung ending no nung Great Darkin War na mga natuto no ng hemomancy or blood magic, itinakas nila kung ano man yung klaseng knowledge na natutunan nila mula doon sa Darkins. Pero ayun nga no, ang hindi alam ng marami, hindi namatay si Vladimir. And actually yung Darkin niya ay hindi niya sinil. Pinatay ito mismo ni Vladimir. Siya yung bumanat nung killing blow. Walang detalye kung paano ito nangyari, pero I feel like this could make a good show or series. Kasi take note no, scarred, blinded, at maraming bad experiences talaga si Vladimir. Kinuha nga siya nito eh, at ayang age bilang hostage no. So kahit sobrang gusto niya matutunan ang blood magic, eh mataas yung spite niya dun sa kanyang Darkin Master. Mula rin dito no, the experience with his master and of him killing his Darkin Master, natutunan ni Vladimir paano i-renew ang kanyang lifespan beyond sa dapat na lifespan ng isang mortal. And ginawa niya ito no, in-extend niya yung buhay niya paulit-ulit. So yeah, after killing his master for a time no, nagkaroon ng parang tribe si Vladimir nung nanirahan siya sa coastal cliffs no ng Eastern Valorant kung saan patuloy siyang nag-aabsorb ng mga young lives and even as of savage worship no mula doon sa mga local tribes. Take note, this is during no the reign ni Mordekaiser and doon sa base niya hindi welcome lahat until may isang sorceress na pumasok doon kung saan itong sorceress na to ay may inoffer kay Vladimir. Welcome naman siya ni Vladimir no, seeing her power and it does feel like gusto nila yung charm tsaka bravado nung isa't isa eh. Pero one thing is for sure, they do have respect for each other considering the nature of their powers. At ang sorceress na yon ay si LeBlanc. At itong pagkikitang to formed the organization that is the Black Rose. So gets nyo? At the helm of the Black Rose
Nandoon si LeBlanc at si Vladimir. Ang Black Rose ay isang pack between these two. Ngayon merong mga konting alitan at minsan kulitan, no, parang mga games, politics, war. Hindi ganoon ka smooth sailing, no, yung relationship ng dalawa. Pero definitely naging malakas ito. To the point na maraming sumama sa kanila, mga powerful nobles din at kahit mga practitioners ng magic at kahit nga mga non-human, no, na individual. Again, itong Black Rose ay naging isang kabal, no, na minanage yung Noxus from the shadows. And take note, no, malaki rin yung participation or role nila para patayin at isil si Mordekaiser. And marami pa silang iba't ibang klaseng manipulations na ginawa sa mga future rulers, no, ng Noxus. Ngayon, if you look into the Black Rose, no, among its leadership, normally from the shadows sila eh, nagi-influence. Pero ayun nga, no, among them din, and uniquely, no, si Vladimir, he doesn't like doing it from the shadows. And then, hindi niya yun gusto, no. Ang gusto ni Vladimir is actually flamboyance. To the point nga eh, na sumama si Vladimir sa Noxian Noble Courts. Depende kung kailan niya trip or kung kailan niya gusto mang influence. Pero eventually naman, nagmamamba out din naman siya. Lalong-lalo na kapag tumatanda na siya. And yeah, gets nyo, no? May high impact or high influence si Vladimir dito sa Noxus. To the point na yung kanyang power, yung Art of Hemomancy or Blood Magic ay natagpuan at maipakalat rin, no, doon sa military ng Noxus. Pero karamihan dito ay doon sa mga members ng old aristocracy ng Noxus kasi doon madalas nakababad si Vladimir. At tinawag itong Crimson Circle. Pero yun din, no, maraming mga mas bata pang practitioners ng Hemomancy na dedicated hindi lang actually sa blood magic kundi pati na rin sa personality mismo ni Vladimir. And alam niyo naman kung ano nangyari sa Noxus, di ba? Namatay yung Grand General nito, si Boram Darkwill, at pinalitan ni Jericho Swain. At para kay Vladimir, this is once again an interesting time. So yeah, sabi ay porsado si Vladimir na magparamdam ulit. I do have a feeling na this is following the trend na kailangang ma-reinforce pa rin, no, yung power ng Black Rose. Pinaka mas nagiging active sila eh kapag may bagong leader kasi gusto nilang makontrol yung leader ng Noxus na yon. Yes, no, nagbalik si Vladimir sa public eye bilang isang benevolent socialite, no, lalo na bata na ulit siya. And among the Noxus, no, citizens, si Vladimir ang isa sa mga publicly vocal opponent ng bagong ruling council ng Noxus, ang Trifarix. So, gets nyo? Yeah, kalaban siya ni Swain. And yung ibang membro ng Black Rose dito, lalo na yung mga maingat, ay medyo hindi natutuwa. And marami ang nagsasabi na yung pagpapakita ulit ni Vladimir ay medyo wala sa hulog, no? Wala sa timing. Kasi marami pa rin nakakaalala ng mga past atrocities ni Vladimir. Not to mention, hindi birong leader si Swain. Nakikita niya nga lahat, di ba? At may idea na rin siya, no, kung ano yung true nature ni Vladimir. Take note na doon sa present day, meron daw darker conflict, no, na paparating sa Noxus. And for some reason, gustong ma-involve ni Vladimir dito. Take note, guys, no, na kahit sobrang astig ni Vladimir, hindi siya good guy, ha? Nang sisip-sip siya ng age ng mga tao. He is definitely a villain at runtera. Pero alam mo yun, being flamboyant himself, alam niya kasi na something awesome, no, or something great awaits him. And lalong-lalo pa na yung age ng mga Darkin ay namaalam na as they fought among themselves, no? At kahit nga even in the present time, naniniwala si Vladimir na siya ang pinakamalakas. At yun, no? Doon nagtatapos ang kwento ni Vladimir. Take note, guys, na ito lang yung main story ni Vladimir. May involvement din siya actually dun sa kwento ng Ruination, albeit medyo minor lang. Like, for example, nagsisend, no, ng letter si Vladimir doon sa Kamabor, specifically kay Viego. And there are some discussions as well na pwede sana daw mapigilan ang Ruination dahil kay Vladimir kasi using blood magic, pwede niya sanang pagalingin daw si Isolde, no, yung asawa ni Viego. Well, one thing I'm sure of is that itong habit or ugali ni Vladimir na parang nangyengalam sa nobility and actually doon sa ruling body rin ng Noxus. I do feel that this is stemming actually doon sa pinanggalingan ni Vladimir. Take note naman na noble talaga si Vladimir in the first place. A prince. Pero ayun eh, he is denied of his own birthright and lumaki si Vladimir bilang slave. Mas malala pa nga isang laruan ng Darkin. So medyo nag-gets ko yung pagiging villain ni Vladimir dito. Sometimes the worst of villains have the most tragic of stories. I do find na yung early days ni Vladimir is a tragic story. Ewan ko kung anong magiging ending or kinakahinatnan ni Vladimir. Whether he will be defeated or katulad siguro ni Viego na manunyo
neutralize or meron sigurong redemption story kay Vladimir kasi siguro with the new look and new rework, medyo mas marami na ngayong fans si Vladimir. Pogi kasi. But definitely, Vladimir is one of the strongest champions in League of Legends. Hindi game-wise but rather lore-wise. It would be a sight to see, no, na magkaroon sila ng showdown or battle ni Jericho Swain. And I do feel that Vladimir is not actually far to have an ambition, no, na pamunuan ang Noxus. Ito mga theory-theory lang naman. Pero gets nyo, I'm just putting some more colors on the already blood red colored na story ni Vladimir. So, yun guys, no? Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment sections, what do you think of the story of Vladimir? At ano pang mga future videos ang gusto nyo mapanood dito sa ating channel? I am Shinbu with the one for an eye, and as always, lahat kayong gamers, mabuhay!